version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Hello mga kakusina! Alam nating lahat na pag summer, maraming fiestas, lalo-lalo na dito sa Pampanga. Hindi lang dito sa Pampanga, kundi buong Pilipinas. Siyempre, maraming karne, maraming iba-ibang luto. Kaya paminsan-minsan, dapat naman matuto rin tayong magluto ng kakaiba, kakaibang isda na ang pangalan ay Pampano. Itong isdang ito ay maaaring pirituin mo siya, steam mo siya, pag in-steam mo, lagyan mo ng mayonesa, ng iba, parang yung apaap. Maaari mo rin siyang gawing paksiw. Masarap ito sa sinigang, lagyan mo ng sampalok. At marami pang ibang luto. Pero ngayon, ang gagawin natin ay magpipirito tayo at gagawin natin ng sweet and sour. Ang mga ingredients natin, meron tayong yung isda natin, luya, carrot, sibuyas, bawang, sweet pepper, mantika, salt and pepper to taste. At kung gusto natin maglagay ng kamatis, maaari din o kaya ketchup. Mga kakusina, bago tayo mag-start ng ating pagluluto, meron pala akong joke para sa inyo. Eto, kinig kayo. Anong isda ang taas noo kahit kanino? Sino nakakalam? Sagutin ko na. Edi pampanot. Yan ang ipipirito natin ngayon. Unang gawin po natin, pirituhin natin yung ating isda. Pag naman mag-inihaw tayo, lagyan din po natin siya ng laman dito sa loob. Dinagdag na sibuyas, kamatis, kamyas. Luto na ang ating isda. So, pwede na natin i-serve sa ating mga bisita. Lagyan lang natin ng gulay-gulay dito. No? Ngayon, kung halimbawa po, hindi nila kinain yon, another recipe na naman po magagawa natin, ito po ay ang sweet and sour agri-dulce. Gagawin na natin yung agri-dulce, which is sweet and sour. Kalumay style, unahan natin ang bawang. Sabi nila, kapag ka daw nagigisa ka o nagluluto ka, yung bawang mabango, sinungaling ka daw. Eh ako po, tuwing nagluluto, mabango ng aking ginagawa. Eh di sinungaling pala ako, no? Hindi ko po alam yon. Sabi-sabi lang po ng mga matatanda, hindi naman po totoo yun dahil po hindi naman nagsisinungaling. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Medyo brown na po siya. Ilagay na natin yung sibuyas. Ating luya. Lagyan ko pa ng may color sa sibuyas para maganda. Maglalagay tayo ng sugar to taste lang.
i-caramelize natin. Lalagay tayo ng vinegar, suka. Saka natin ilagay yung ating pepper, bell pepper. Kaya po ng mga ladies, maputla siya, lagyan natin siya ng konting lipstick o konting kulay. Lalagay po tayo ng tomato paste o tomato sauce o kaya ketchup, kung anong available sa inyong kusina. Nangangailangan pa siya ng konting tubig, water. Oh, almost done na siya. Pampangan po, matamis ang taste namin. So, medyo matamis na miss. Ngayon, kung ayaw naman ninyo, maaaring dagdagan yung konting sourness. Nasa sa inyo na lang po yun. Pag nag-over naman po ang inyong liquid, maaari kayong maglagay ng konting flour para pampalapot. So, tayo, i-pour na lang natin ang sauce sa ating isda. Maglalagay na, ayusin na natin siya. Magpiplating na tayo. Ayusin natin siyang mabuti. Ito po ay malutong-lutong ang ating isda. Pero kung gusto rin natin medyo malambot, ipakulo natin isang beses na kulo dito sa sauce niya. Saka natin siya plating. Ito po, luto ng ating sweet and sour pampano recipe. Sana ang mga estudyante natin sa Immaculate Conception School of Baliwag ay makakaluto ng mas masarap pa kaysa dito sa ginawa natin. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod, magkikita tayo uli sa kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!